Magandang araw mga kabakal. Kasama ko si Yaya. At nagpapaturo sa akin mga kabakal, si Yaya, kung paano maging isang reactionist. Ang kailangan niyong tandaan mga kabakal ay para maging isang magaling na reactionist, kailangan pati yung ini-interview mo ay binabash mo. Kailangan binabash mo sila. Kasi kapag binash mo, pati yung ini-interview mo, mayroon itong hype. Alam naman natin na sa hype, dyan tayo makakakuha ng madaming views. And katulad nga nang sinabi nila, more views, more money. Hindi po yan heart, money. Kaya yan ang kailangan yung tandaan. At isa pa, mga kabakal, kapag ikaw ay naging isang reactionist, para maging isang malupit na reactionist, dapat mayroon kang yaya. May yaya ka. Kasi sa yaya ay marami ding views. Maraming manunood. Kapag ang yaya mo, ganyan ang itsura. Nakakatakot. Pati ako, natatakot na ako eh. Ayan o, isipin mo, matatakot ka. At syempre naman, ma-entertain din yung mga manunood. Diba? Parang yung ginagawa natin. So, i-bash mo lang. At ito pa, pag binash mo yung ini-interview mo, kapag dalawa ang ini-interview mo, ang isa pa na pwede mong gawin ay, pag hindi mo sila binash, pwede mong gawin, pag-awayin mo naman. Yun. Pag-aawayin mo sila para maging trending. Gustong-gusto ng mga tao yan, lalo na ng mga chismoso at chismosa. Kapag nag-away yan, magkaagulo ngayon yung mga tao sa mga nanonood sa YouTube or sa Facebook. Pag nagkagulo, magte-trending yan. At kapag nag-trending yan, alam mo na, more views, more money. Yan ang sikreto. Dahil kapag ikaw ay vlogger, kapag ikaw ay influencer, eh wala nang arte-arte pa. Isa lang ang goal natin, magkapera. Sa hirap ng buhay ngayon eh, mahirap na maging impokrito. Kailangan maging practical lang tayo. So yan ang kailangan mong tandaan. Kung gusto mong maging isang malupit na reactionist katulad ni Captain Barbell, yan ang aking advice sa inyo. Ha!